Hello, ako to si Madam P. Ayan, bakit parang hindi pantay yung kilay ko? Anyway, this is for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan, take only what resonates. Alam mo naman yun, hindi naman ito magre-resonate sa lahat. At saka, kung hindi magre-resonate sa'yo, okay lang yun. Diba? Pakichismis ka na lang. Kung gusto mo naman, pwede ka naman magpa-personal reading. Jing Caro Trader, search mo na lang sa Facebook. Siya yung pinakamagandang dalagang. Ay, dalag. Dalanang. Dalanang nakilala ko. Dahil siya ay marami lang anak. Ano? Anyway, kung gusto mo pa-reading sa ano, sa friend ko na yon na maraming anak, pero virgin pa. Feel free to check her out sa Facebook. Anyway, joke lang yun. Ikaw naman. Huwag mo sabihin sa kanya. baka sabihin mo, baka magpa-reading ka doon. Hoy, in-advertise ka ni Madam P. Sabi niya, virgin ka pa daw, pero marami ka na daw. Huwag mo sabihin. Satin-satin lang yun. Oh, anyway, what's with the earth sign? Taurus, Virgo, Capricorn. Oh. In fairness naman sa'yo, nade-develop naman yung Ten of Cups mo, which is relasyon mo sa pamilya mo, itong minamahal mo sa buhay mo, kahit paano nakikita mo, masaya ka sa mga nakikita mo sa mga development na nangyayari sa kanila. Parang wow, kahit paano hindi na ako lugi sa mga binigay ko, mga itinulong ko sa mga taong ito, kahit paano nakakahinga na ako ng maluwag, as in, ganon. Kahit paano masaya ka na sa mga nakikita mo dito dahil puro improvement, puro magaganda, ganon. And with the Emperor, Aries, energy, contento ka na sa nakikita natin dito. Sa mga kung ano yung mga binigay mo, ganyan. Mga iba itinulong, ganyan. So anyway, yun yung main energy mo. Happy with family. Oh, kamustahin natin yung person mo. Sino ba itong person na ito nakakonnect mo pagdating sa love? For our Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Sino itong person na kakonnect mo pagdating sa love? Taurus, Virgo, Capricorn. Aba to? With the world. This could be a new person. Pero, makamasid naman tong taong to. Pa-spy-spy pa na. Ini-spyan ka niya. As in, yung pag-i-spy niya talaga nakaganon. Dun. Turun. O, di ba? Parang tanga. Pero ganon. Parang ano, parang hindi niya pinapahalap na nag-i-spy siya. Nagtingin-tingin siya. Tingin-tingin talaga siya. Bakit? Wala siyang pera. Wala siyang pera. Pinapriority niya. Pwedeng pinapriority niya yung pera niya. To a pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Ini-spyan ka niya kasi wala siyang pera. Pagtingin naman niya sa'yo. Tingin niya naman sa'yo. Pag nagpakita siya, bakit hihingi ka ba agad ng 5? Oy, penghe. Oy, pautang. Basta, nag-i-spy lang siya, pero bukod sa problemado siya sa pera, wala naman siya papakita sa'yo eh. Hindi ko maintindihan itong person. Parang tanga. Anyway, ano nasa isip mo regarding sa person na ito? Ba't kailangan may pera pag nagpakita siya sa'yo? Ano to? Dati ba kayong sindikato? Kailangan pang mag-uusap kayo, may involvement na pera? Pwede naman mag-usap-usap na usap lang. Usap lang, kamustahan lang, ganun. Ba't kailangan pag nag-uusap, pera lang pag-uusapan? Ano yun? Oh, anyway, dahil wala kayong pag-uusapan sa pera na hindi siya nagpapakita sa'yo, ispay-ispay lang siya. Ganon. Ano nasa isip mo regarding sa person mo? Spirit guides, angel guides for earth sign. The high priestess. Pakiramdam mo nalulungkot siya. Yes. Siyempre, pakiramdam mo na ito. Gusto mo siya lugi. Siyempre, libre makiramdam. At sa pakiramdam ko ito, lugi yung person ko. Bakit? Teka lang, ano pa nasa isip mo sa kanya? Spirit guides, angel guides. Ano pa nasa isip ni earth sign para sa person niya? Maaring tingin mo, soulmate mo itong taong ito. Yeah, the Five of Cups. Feeling mo talaga nalulungkot siya. Feeling mo problemado siya. Feeling mo. Wala
alam, feeling mo namumblema siya regarding the four of wands, regarding sa relasyon niya or sa stability niya, alin man doon, relasyon or stability, or regarding sa pag-iipon niya ng pera with the four of pentacles, isa ka pa eh. Ano man, pakialam mo kung nahihirapan siya mag-ipon ng pera. Ba't nalulungkot ka para sa kanya? Yung ibig sabihin, nalulungkot ka rin kahit paano para sa person mo eh. Pero diba, kung ayaw mong malungkot, pwede mo naman pautangin. O diba? Ano naman nasa isip ng person na ito para sa'yo? For earth sign, please. Ano nasa isip ng person na ito para sa'yo? Queen of Swords. Tsaka Seven of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Energy. Clarify the Queen of Swords. Uy. Queen of Cups. Ay, kasi gusto niya mag-offer sa'yo. Pero wala siyang ma-offer. Wala talaga with the Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and gusto niya mag-offer pero wala siyang ma-offer. Ganon. Kaya parang nai-stress siya. Kaya kanya kina-cut off eh, kasi hindi niya ma-offer itong gusto niyang i-offer na wala siyang ma-offer. Ang gulo ng person. Ano bang gusto niyang i-offer? Light Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Energy, gusto mag-open ng relasyon, partnership. Yan. O bakit? O bakit hindi niya ma-offer itong partnership na ito? Relasyon na ito. The Ace of Swords, at saka the Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Energy. Pwedeng pareho kayo nagpo-focus sa sarili-sarili ninyong mga new beginnings. Ay, yung iba sa inyo, ho, nakikita ko dito, oh, parang may another relationship na parang gusto niya matapos muna. Pwedeng relasyon niya o relasyon mo. Pwedeng ganun. Kung hindi ganun ang sitwasyon, pwedeng hindi ganun, ha. Huwag tayong OA. Baka sabihin na naman ang iba dyan, hala, may karelasyon na siya. Baka bigla mag-ganun, may intriga. Pero yung iba, hindi ganun ang sitwasyon. Pwedeng may new beginnings ka pinagdadaanan, may new beginnings siya pinagdadaanan. Pwedeng ganun. Or, pwedeng kaya hindi niya ma-offer itong partnership, itong relasyon na ito. Kasi nasa iba ang focus mo, nasa iba rin ang focus niya. Pero, nasa iyo din ang focus niya eh. Pero parang nire-ready niya muna ang sarili niya sa something, gano'n. At saka wala nga pera, ano ba? Ay! Paano mag-uupir ng ganun-ganun? Wala pang pera. Anong emosyon mo para sa person mo? The Lovers, pareho naman kayo nang nararamdaman para sa isa't isa. Mahal mo naman siya, mahal ka naman niya. Teka lang, anong emosyon niya para sa'yo? Pareho rin, Two of Wands, mahal ka rin niya. O, may karma, oh. At the bottom of the deck. Pwede may karma talagang pinagdadaanan ng bawat isa sa inyo. Kaya nagiging toxic ang connection ng relasyon. O, kung hindi man toxic, ito yung pinaka nagiging boundary sa inyong dalawa. Yung parang harang. Parang hindi tayo pwede. Kasi may ganito, may ganyan. Pero mahal niyo yung isa't isa. Alam mo yon. Kung mahal niyo yung isa't isa, mag-usap kayo, mag-kiss kayo. Ganon. Agad-agad. Wala nang usap-usap. Clarify this Two of Wands. May plano siya dito eh. Ay, may plano siyang i-end the Seven of Pentacles. Pero kailangan niya ng pera. Ito pera. So, mukhang pera. Parang kailangan, gusto niyang i-end itong bagay nito. Pero kailangan niya muna ng pera. Batuhin. Ang sarap batuhin ng person muna ng piso. Na 5,000. Para matauhan. I-stress ako sa person mo. Okay. What will happen in the near future sa inyong dalawa? The Fool. May new beginning para sa'yo with the King of Cups. Pwedeng new beginning pagdating sa love. New direction. Tsaka ano pa para sa'yo? Mag-ingat ka lang sa mga tao sa paligid mo na parang hindi ka tiwatiwala. Yung pagmukhang animal, ganun. Huwag mo nang pagkatiwalaan. Kasi parang may masamang balak.
pwedeng may mga bagay, may mga lapitin ka ng scammer in the near future. Kasi marami naman talaga makukuha sa'yo. Eh, ikaw naman, ang focus mo naman talaga, yung priority mo, yung goals mo, hindi yung mga pagmumukha nito mga lumalapit sa'yo na hindi na pala pwedeng pagkatiwalaan. Oo. Pero all in all lang, nakakita tayo ng success with the Nine of Cups at saka the Empress. Ayan. May success para sa'yo. Eh, pagdating dito sa person na ito, anong near future? Oh, the Tower. What's with the Tower? Oh. Sa totoo lang, nag-i-end ang connection ninyo with the Three of Cups. Ayan, yung reconciliation na yan, pwedeng hindi nagaganap yung pagkikita, pagtatagpo na yan. Kasi may mga problema with the shadow side eh. Tsaka yung person mo pa na yung iwas, parang tanga. Pero naghihintay with the Temperance. Umiiwas siya, hindi dahil mali ka, may mali sa'yo. May mali sa kanya. Kulang ang laman ng bulsa niya, lalo na with the Nine of Swords. Oh. More on pera ang problema niya, alam mo yon. Anong gagawin naman? Anong gagawin natin sa person mo? Alam mo namang pautangin natin. Ipatawas mo na lang. Baka pinapakulam na. Mistress ako sa person mo. Anyway, thank you for watching. I love you all. Sana nakarelate ka, nakaresonate ka. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Terra, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all. Babush.